talagang balik sila. Dahil wala na si President Duterte. Wala na kinatakutan nila na si President Duterte. Kaya sila buhay na naman. Nananawagan si Senador Ronald Bato del Rosa sa pamahalaan na paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga habang naghayag ng pagkadismaya sa pagbabalik ng mga drug syndicates. Sa kanyang privileged speech araw ng Lunes ay inilahad ni Dela Rosa na totoong nagbabalik na ang mga drug syndicates at dala nila sa kanilang pagbabalik ay paghihiganti. Inisa-isa din ni Bato ang mga nakumpiskang droga kabilang ang 990 kilo na shabu na nagkakahalaga ng 6.7 bilyong piso na nakumpiska sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa arestado sa drug operation sa buwan ng Oktubre ay si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., isang intelligence officer mula sa PNP Drug Enforcement Group. During our time, 2016, pinapon ko na yon sa ERMM kasi nasa listahan yon na ninja cap. E ngayon, nakabalik na naman dyan, andito na. At inassign pa sa intelligence officer ng PDIG. Para tayong kumuha ng bato na pinukpok sa ulo nito, pabalik-balik ang problema. Ngunit sa isang interview araw ng Martes, sinabi ni Senator Bato na naniniwala siyang si Mayo ay bahagi lamang ng isang mas malaking sindikato. For me, ganun kalaki na parang gumagawa ng isang malaking drug empire yan. 6.7 billion worth of shabu, 990 kilos. I don't think kaya yan ng isang police master sergeant lamang. Baka mayroon pang nasa likod nito. Marami silang may mga kasama pa yan. So I expect PNP to dig deeper into this and I hope we can make arrest out of this. Kung sila'y seryoso talaga. Dahil dito ay kinababahala ni Senator Bato ang worst case scenario na maging isang narco state ang Pilipinas. Muntik na tayo naging narco state na yung ibang lugar, ang mga drug lord na nagdidikta kung sino pwede maging mayor, pwede maging congressman, pwede maging sinong mananalo sa election. May mga lugar tayong ganun na drug lord na nagkukontrol. So that's tantamount to becoming a narco state. Pinayuhan naman ng senador ang PNP na linisin ang kanilang hanay mula sa mga abusadong pulis, partikular na ang mga pulis scalawag at ninja cops o ang mga pulis na nauugnay sa illegal drug trade. I don't want to dictate on them on what to do, pero alam na nila yan para mag-toe the line yung mga commander. Kasi alam mo, yung pag hindi mo hinigpitan yung rinda ng mga tao mo, lalong-lalo na if you are anti-drug unit, di ba? Ay madali, malakas talaga temptation dyan. Kaya dapat yung mga commanders dyan ay talagang ganun sa kanyang mga tao. Talagang hawakan mo yung mga tao mo na hindi gagawin ng kalokohan. Otherwise,